Good day to us all po. To God be the glory po. God bless us all. Sana po okay lang kayong lahat. Part 6 na po ito nung ginagawa kong content na motivational lesson. So ito pong si Peter 1, na-aksidente po. Tapos pagka-aksidente niya po, namatay agad siya. Siguro po ano siya, nakainom. Tapos nagmaneho ng matulin. Bumangga po yung sasakyan niya, ang ganda pa naman ng sasakyan niya, bumangga po sa poste, or maaaring may nakabangga siya, nagbanggaan yung dalawang sasakyan, edi patay po agad siya, salpukan. Kasi ang pagkaka-elaborate po kasi ng gumawa ng video na to, sabi niya po, yung isang lalaki daw po, parang nakatanggap ng sulat na galing sa hell. Tapos po, climax po agad yung sinabi nung naggumawa ng video . Climax po agad, diretsahan po agad ang kwento niya . Ako po kasi inanalyze ko, binuod ko po, parang hinimay-himay ko po yung pangyayari para mangyaring ganun sa huli ang nangyari kay Peter 1. Kasi si Peter 1 nga po, yun nga po yung parang nabuhay siyang parang, hindi naman siguro pariwala, kaya lang para siyang happy-go-lucky. Tapos sa pagkamatay niya, sinisisi niya si Peter 2, yung tropa niya. Siguro parang best friend niya to, tropa niya to, kaklase niya. Sabi po nung nagkikwento ng video na to, nung namatay daw po si Peter 1, para sang takot na takot, kasi kitang-kita ng katawan ng espiritu ni Peter 1. Yung spirit niya humihiwalay dun sa katawan niya, kasi ito yung kaluluwang buhay na hininga, na nilagyan ng breath of life ng ating Panginoon, ng ating Creator. Nung nilagyan na ng breath of life, itong kaluluwang buhay na to, nabuhay, nagkaroon ng spirit. So, yan po yun. Ito yung katawa nating kaluluwa. So, humihiwalay yung spirit niya dun sa kanyang kaluluwa, dun sa kanyang flesh body. So, nung humihiwalay na po, ramdam na ramdam po niya na para sa kakaiba yung nararamdaman niya, para sa nilalamig na ewan na hindi niya maipaliwanag. Nagsasalita po yung spirito ni Peter 1. Nagsasalita na para sa takot na takot. Tapos po, maya-maya daw po, may lumapit sa kanyang dalawang, hindi niya maintindihan, dalawang parang malalaking tao na parang may pumapagaspas na malaking-malaking wings na parang iniaangat siya, hinila siya pataas. So parang takot na takot siya, hindi niya alam kung anong magiging reaction niya. Nakita niya yung katawan niya, puro dugo. Sundan niyo pa po guys.